Welcome back, Kaalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa mga batikang aktres na si Ara Mina. Maraming nakakilala sa batikang aktres na ito dahil sa iba't ibang kadahilanan, ngunit mas kilala natin siya sa kanyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula. Sa araw na ito, mga Kaalam, ay pag-uusapan natin ang mga detalye sa buhay ni Ara Mina patungkol sa kanyang personal na buhay, ang kanyang karera sa showbiz, kung gaano siya kayaman at pati na rin ang ibang mga bagay na ginagawa niya. Si Hazel Pascual Reyes Almarinez, o mas kilala natin bilang si Ara Mina, ay pinanganak noong May 9, 1979. Siya lang naman ang panganay sa siyam nilang magkakapatid. Siya ay lumaki sa Marikina sa poder ng kanyang ina na si Francis Marie Klenk at kanyang stepfather na si Romeo Reyes. Sa edad pa lamang 18 niya na kilala at kinilala ang kanyang tunay na ama na si Chuck Mathay, na isang dating kongresista sa Quezon City. Isa sa kanyang kapatid ay isa ring batikang aktres na si Christine Reyes na kanyang kapatid lamang sa ina na si Chris Mathay, at macky Mathay naman na kapwa mga councilors ng San Juan ay kanyang mga half-brothers. Mayroon naman siyang isang anak mula sa kanyang dating nobyo na ngayon Bulacan Mayor na si Patrick Meneses, ngunit hindi sila nagtagal nito at ibang lalaki ang nagdala kay Ara Mina sa altar. Si Ara Mina ay kinasal noong January 13, 2021 sa kanyang asawa ngayon na si Dave Almarinez, na siyang CEO ng Philippine International Trading Corporation. Tayo naman ay dadako sa takbo ng karir ni Ara Mina sa showbiz. Si Ara Mina ay naging parte ng Philippine entertainment industry sa gulang na 14 years old sa isang youth-oriented program show na Dance Entertainment na pinangungunahan noon ni German Moreno, o mas kilala natin na si Kuya Germs. Simula noon ay nagsunod-sunod na ang mga palabas na sinali ni Ara Mina na aabot sa hanggang 40 television shows, 60 movies at 3 recording albums. Napanalunan naman niya ang kauna-unahang acting award niya bilang best actress sa pelikulang Mano Po para sa Metro Manila Film Festival noong 2002. Sa sumunod naman na taon ay nanalo ulit siya ng 3 best actress award sa Manila Film Festival, the FAMAS at sa Golden Screen Awards para sa pelikulang Ang Huling Birhen sa Lupa. Nanalo naman siya sa Golden Screen Awards at Star Awards noong 2007 bilang Best Supporting Actress para sa drama, para sa kanyang pagganap bilang si Luna sa palabas na Minsan Pa. Kagaya ng nabanggit natin kanina, mayroong mga recording album si Ara Mina, kaya masasabi natin na mayroon talaga siyang singing career. Ang kanyang unang album ay nasa ilalim ng Star Music na dating Star Records, kasama ang kanyang hit song na I, Pag-ibig, ay nakatanggap ng Gold Record ilang buwan pa lamang na pagkakalabas nito. Dahil rito, nagdesisyon siya na gumawa ulit ng isa pang album na pinangalanan niyang Heavenly, na naging parte rin ang kantang Oops, Teka Lang, na siya ring titulo ng palabas na pinagbibidahan noon ni Robin Padilla at Claudine Barreto. Ang kanyang version din ng kanta ni Ray Valera na Kung Kailangan Mo Ako ang ginamit naman na theme song ng ABS-CBN sa kanilang miniseries na Sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Sa taong 2008 naman, ay nilabas ni Ara Mina ang kanyang ikatlong album na nasa ilalim ng Sony BMG. Ito ay naglalaman ng mga acoustic covers ng mga hit songs noon, kagaya ng What Do We Mean to Each Other ni Sergio Jimenez, Somebody ni Depeche Mode, at ang Very Special Love ni Marina McGovern. Nagpakita ng kakayahan at abilidad si Ara Mina sa pag-arte sa pagtanggap ng iba't ibang role sa iba't ibang genres, mula sa sitcoms hanggang sa heavy drama, kagaya na lamang ng kanyang pagganap sa Super Klenk na kanyang pinagbidaan na siyang naging kauna-unahang superhero series niya na nagpakita ng kanyang kakayahan sa aksyon. Naging regular din siya noon sa Friday Night Comedy Show na Bumble Gang, na nagpakita ng kakayahan niya sa comedy at siya rin pinakamatagal na palabas na kanyang sinalihan. Gumanap din siya sa palabas na Mulawin bilang si Vultra na siyang kinilala rin noon. Nakikinig ako. At sino ang haring ito? Sisilayan ko ba uli ang mukha ng anak mo? Sa dakdang panahon, Vultra. Sa taong 2007 ay nagdesisyon siya maging a freelance actress at lumipat sa ABS-CBN para sa kanyang mga palabas doon na Prinsesa ng Banyera at Ligaw na Bulaklak. Bumalik rin naman siya kalaunan sa GMA at gumanap pa sa ilang mga teleserye. Sa taong 2011 hanggang 2016 ay gumanap din siya ng mga stints sa TV5 Network, ngunit gumaganap pa rin sa GMA sa mga palabas na Teen Gen at Yesterday's Bride. Naging parte din siya ng pinakamalaking pelikula noon ni na Enrique Gil at Liza Soberano na My Ex and Wise.
Huli naman ay naging parte din siya ng kilalang serye ni Coco Martin na FPJ's Ang Probensyano. Bakit ka nakangiti? Pangako mo ah, walang makakaalam nito. Ang First Lady, si Arturo at ang totoong Oscar. Kamakailan naman ay gumanap ulit siya sa mga kontrobersyal na pelikula ng mga pelikula ni Daryl Yap na Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star at Porn Star 2, Pangalawang Putok. Ang huling nakita ang ginampanan niya ay bilang Matilda sa pelikulang The Entitled. Sa kanyang napakahabang karera sa larangan ng showbiz, tinataya na may kabuuang net worth si Ara Mina na 250 million pesos at mayroong bahay sa isang exclusive subdivision. Ngunit maliban sa pagiging artista ay marami pang pinagmumulan ng pagkakakitaan si Ara Mina. Marami siyang naipundar na mga negosyo kagaya na lamang ng Hazelberry na isang cake shop at restaurant, Ara's Secret na isang shop para sa mga health and beauty products, Ara's Shoes na isang shoe shop, at Ara's Colors na isang local lipstick brand. Ngunit maliban sa pag-arte ay nakilala rin si Ara Mina dahil sa kalakihan ng kanyang puso. Naging malapit ang puso ni Ara Mina sa masang Pilipino at kilala dahil sa bawat mga kalamidad dito sa Pilipinas ay palagi siyang nag-aabot ng tulong sa mga nasalanta at biktima nito. Sa nagdaang pandemya ay nakitaan si Ara Mina na namahagi ng kairaming truckloads ng bigas sa mga bayan ng Laguna, Quezon, Rizal, Caloocan at Angeles. Meron din siyang ginawang charity na pinangalan ng Ara Mina Foundation na kanyang inilunsad noong 2007 para matulungan ang mga batang may abnormalities mula sa kanilang kapanganakan. Ito rin ay sa kadahilanan ang kanyang pinakabunsong kapatid ay pinanganak na may Down syndrome. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang pagtulong at kalapit ang kanyang puso sa mga ito. Mahal ko silang lahat, pati yung mga brothers ko. Tapos ako? Maganda! Yeah. May mga Down syndrome, may get together yan once a year. Ah, talaga? Tapos may party, may kainan. Tunay nakakamangha si Ara Mina hindi lang sa kagalingan niya sa pag-arte o sa pagkanta, kundi pati na rin sa kanyang kabutiang loob na palagi siyang tumutulong sa mga nangangailangan, at dahil sa mga negosyong meron siya ay nakakapagbigay siya ng mga trabaho. Kaya kahit nasa dami ng binabatong istorya sa kanya noon hanggang ngayon ay makikita pa rin natin na si Ara Mina ay tunay nakakaiba. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Sino pang mga artista ang nais ninyong ating tatalakayin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.